sa inyo mga bro. Welcome back sa ating Munting Channel. At pasensya na kayo kung ngayon lang tayo muling nakagawa ng video dahil sa mayroon pa tayong mga problema na inayos. At sa awa ng Diyos eh, naging maayos naman. Ngayon mga bro, mayroon tayong gagawin dito na isang CRT TV. Ito ay Astron. China TV siya mga bro. Ngayon, itry natin kung saksak natin mga bro. Oops. Ayan mga bro. Patayin muna natin. At buhayin natin. Yan. Kung mapapansin ninyo mga bro, yung ilaw niya nagbago naman, red siya, tapos naging siya dito na pula, maikling guhit na siya vertical line. So yan ang ating susolusyonan ngayon mga bro, kung kakayanin na ba natin to, kaya ba ng ating chamba moves itong problema na to. So umpisa na natin to mga bro, samahan nyo ko para malaman natin kung ano ba yung problema nito. Okay mga bro, buksan natin. Yan. Ito yung model niya mga bro. Model number RC-1732 Astron. China TV siya mga bro. Ayan, buksan natin para malaman natin kung ano bang naging problema nito. Okay mga bro, nabuksan na natin. Linisin muna natin para ayos. Medyo magbuk na. Kung mapapansin nyo mga bro, parang pinagawa na tong TV na to kasi yung mga hinang niya medyo marami na siya, no?
na solder na hinang, kaya maaaring ipinagawa na to. Ngayon tingnan natin yung unang gagawin natin dito. I-check natin yung mga voltage nya, kung mayroon bang lumalabas na mga voltage sa secondary nya. Okay, ground muna natin to kasi kailangan din nakakalimutan yung ground. Pagka nakalimutan mo yung ground, tapos unang susukatin natin na voltage mga bro yung B plus nya. Tingnan natin kung mayroon ba siyang B plus at kung tama ba yung B plus na lumalabas sa kanya. Okay, dito na tayo mga bro sa may dito sa may horizontal magsukat dito sa kanyang B plus. Yan yung B plus line nya dito. Yan mga bro, dito naka-range tayo ng 250 volts. Dapat dun sa mga beginners, kailangan pag B plus yung susukatin nyo, nasa 250 volts kayo. Okay, saksak natin. Tingnan natin yung kanyang B plus. Ito. Dito tayo. Kung mapapansin niyo mga bro, mayroon naman siyang B plus, 120 volts yung lumalabas sa kanya. Yan. Si yan, 125 nga, 125 volts mga bro. Tingnan natin dito sa ano, nandito sa paglapas ng yoke, 125. Ibig sabihin mga bro, okay yung B plus nya. Ngayon tingnan naman natin kung nag-o-oscillate yung kanyang tama ba yung binibigay na mga voltage nung flyback nya dun sa mga output ng flyback. Sukatin natin yung 180 kung meron bang 180 na lumalabas. Okay, meron din 165. Mga bro, okay pa yan. Yung tingnan natin yung dito sa may vertical nya, kung mayroon siyang 27 volts. Yan, ito yun. Okay, tama din, tama din mga bro. Ngayon dun sa napansin natin kanina mga bro, indication nyo na may problema siya sa horizontal natin mga bro. Kaya tingnan natin mga bro kung mayroon talagang problema dito sa horizontal. Ito yung collector nya,
ng collector, may bultae, liliban yan doon sa yoke, dito yan. Ito, mayroon din. Kailangan mga bro, liliban din yan dito. Yung bultae na yan, pupunta yan doon. Kasi coil yan eh. Pagkasira yung coil na yan, malamang na ganun ang mangyari mga bro. Ito, sabatin natin. Tingin natin yan mga bro, ng ano, pagutin natin yan. Kasi sa minsan yan ang nasisira dyan mga bro sa ganung problema. Minsan itong resistor na ito mga bro, parang sunog nga mga bro. Tingnan natin. Ayan. Tapos itong resistor na to. Okay, try natin i-test itong resistor na to mga bro. So, sunog na siya. Ang value nito merong mga bro, kalimitan ano siya, 1K, 1K siya. So, try natin. Ayan mga bro, open nga siya mga bro. Wala na siyang, kung mapansin nyo, wala na siyang resistance na masukat. Ayan mo, oh. Open siya. Open na oh. Kahit asan pa natin yan siguro mga bro, wala na. Yan. Dito mayroon siyang konti. Oh, wala, open na mga bro. Open na siya. Ito wala na rin. Open rin yung ano niya, coil. Palitan natin to. Palitan natin yung coin na yan. Maghanap muna tayo mga bro. Pause muna natin. Dahil maghanap pa tayo ng ano, ng pamalit yan mga bro. Mahanap lang ako. Okay mga bro. May nakuha na tayong pamalit. Nakabunot tayo doon sa ano, sa mga junk natin dyan. Ito. Ito value niya 1K. 1K yan mga bro. Pasensya na kayo sa kamay ko, ta madumi na talaga. Hindi natin nalinis mga bro. Pagpasensya nyo na. Yan 1K mga bro. Saka itong pinaka inductor niya. Testingin natin. Palitan natin mga bro. Baka sakaling ito na. Sana ito na para hindi na tayo mag trouble pa ng
tayo mahirapang mag-trouble, no, bro? Ayan. Ayan na, mga bro. Iinang na natin. Uy, nahulog pa, mga bro. Lumusos pa. Mahirap pa namang pasok. Lumusok pa. Talagang dapat hinawakan ko eh. Okay, ulitin natin. Ayan. Lumusok pa, mga bro. Oop. Ayan, dapat medyo pagpunti natin natin. Ayan, para hindi siya mahulog. Dito na lang natin sa ibabaw kasi masikip masyado, pwede na yan dyan, hindi naman makakaperwisyo yan. Ayan, iinang natin. Sinangan din natin itong ano, medyo nakita ko kung ano na, medyo kumakawang na siya. Yan, pati ito, ito yung kanyang horizontal drive transformer. Itong filter niya sa 180 volts, kailangan na din natin yan. Okay, mga bro, try natin ngayon kung mayroong pinagbago sa ating ginagawa. So, sukat ulit tayo ng voltage niya. Sukat ulit tayo ng voltage niya. Okay, mga bro, dito na tayo. Yan. Sukan ko na. Oh, bakit sobrang taas? Sira dito sa resistor na to. Medyo mataas yung ano nyan. Yan. Napa may click dito.
yung itong pinaka bias niya. Check natin currents tayo ng ano ng 1k. Okay. Yung isang gamitin natin ng ano. Itong digital kaya. Dapat terrorist dyan 47 din. Good. Yan 47 mga bro. Ito 150 dapat terrorist dyan 150 din. So far so good pa rin mga bro. 149k. Ito 100. Good. Good pa rin mga bro. Baka nag-aan lang yung tester natin kaya medyo
nagluluko yung tester natin, kaya nakita natin na medyo mataas yung ano niya. Okay, ibalik natin mga bro. Okay pa naman. Okay, itong gamitin natin mga bro. Full tayo tayo. Digital. Tayo sa may B plus mga bro. Saksak natin. 112. Yan mga bro, 112. Tama naman yung voltay pala niya. Pinadali tayo nung tester natin, may problema na pala yun. Tingnan natin mga bro kung mayroon na. Ayan! Mayroon na siyang Astron mga bro. Mayroon ng Astron. Okay na siya mga bro. Yan. Ano lang ng flyback yan. Dito lang mga bro. Yung pinalitan natin yung inductor coil nya saka yung resistor. Pagka nag open kasi itong mga bro, masusunog pati yung resistor. So ganun yung nangyayari dyan mga bro. Try natin. Itatry na natin. Try natin kung okay na ba. Mayroon na ba siyang masagap na ano? Yan. Yan na. Try natin. Ayan, lumabas na po yung kanyang Astron. At ilipat natin ng ano? Ilipat natin ng channel. Kung meron na siyang napipick up na ano na ayan na mga bro, ganyan lang mga bro. Pagka makita nyo yung TV nyo na may guhit na pula dito na maliit lang, napa-vertical, maaaring ito na yon, ito na yung sira nyan. Kaya, doon sa mga newbie, kailangan matandaan nyo na to para pagka na-encounter nyo yung ganong sira na may maliit na guhit ditong pula, mga siguro mga 2 inches yun yung kanina. Lamang ito ng coil na to ang sira, saka isa itong resistor na to. Ito yung doon sa may horizontal mga bro. Okay mga bro, subscribe na lang kayo at mag-like kayo kung nagustuhan niyo tong video na to. At pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video mga bro.
Maraming salamat sa inyo, sa mga nag-subscribe na. Salamat. At doon sa mga hindi pa sana mag-subscribe na po kayo kung sakali pong mapadaan kayo sa ating channel. Okay mga bro, salamat. Hanggang sa susunod na video natin mga bro. Okay.